ABS-CBN, in the service of the Filipino. Sa ulo ng mga nagpampagang balita, humigit kumulang 6 na milyong pisong halaga ng cocaine natagpuan sa dalampasigan ng Bibilacan, Isabela. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng marihuana nakumpiska naman sa La Trinidad, Benguet. 6 patay sa magkakahiwalay na aksidente sa Cagayan Valley. Sasakyan nagliyab sa gasolinahan sa Bangi, Ilocos Norte. Presyo ng siling labuyo tumaas ng hanggang 700 piso kada kilo. Traffic sa Baguio lalo pang sumikip dahil sa pagdagsa ng mga turista. Turismo sa Patar Beach sa Bulinaw, Pangasinan apektado dahil sa sumadsad na barko. Mga pulis nag-ala Santa Claus sa makatutubong Aita at abandonadong matatanda sa Pampanga. Magandang hapon, North Luzon. Humigit kumulang 6 na milyong pisong halaga ng cocaine ang natagpuan sa dalampasigan ng Divilacan, Isabela, habang sa La Trinidad, Benguet, nakumpiska ang tinatayang 1.5 milyon pesos na halaga ng marihuana. Narito ang detalye. Sa inisyal pa lang na pagsusuri ng chemist ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 2, napatunayang cocaine nga ang natagpuan sa dalampasigan ng Sitio Dituwangan, Barangay Bicubian sa bayan ng Divilacan, Isabela. Nakalagay ito sa itim na supot at nakabalot ng packaging tape. Tumitimbang naman ito ng 1 kilo at nagkakahalaga umano ng humigit kumulang 6 na milyong piso. Kumabay yung cocaine ng ano, isang mangingisda at ito'y kanyang itinon over sa informant ng Philippine Navy noong last week, mga November 30 lang. Sinubukan nilang buksan ito dahil nakita na silip nila sa kulay white na powder. Hindi ito ang unang beses na may na-recover na cocaine sa Divilacan. February 2018, nang matagpuan ng ilang mangingisda ang 1 galon na palutang-lutang sa karagatan ng barangay Dipudo. Nang buksan, nakita ang karga nito na 18 supot ng cocaine. Nagkakahalaga naman ito ng 79 million pesos. Sa tingin namin ito ay parang iisa lang kasi luma na itong na-discover na latest. Luma na ha, medyo matigil siya, parang magiging brisk na nga ito eh. Sir, may idea ko yung saan galing? Ang going pa rin ng investigation ng today. Laking pasalamat ng otoridad sa patuloy na kooperasyon ng mga residente kontra iligal na droga. Sa La Trinidad, Benguet, aabot sa 12.5 kilograms ng marijuana na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos ang nakuha ng mga pulis sa isang sasakyan sa Baptisi Diversion Road noong Sabado ng umaga. Sinabi pa raw ng mga pasahero na repolyo ang kanilang dala pero nagduda ang mga pulis kaya nila inusisa kasama ang canine dog. Nag-coordinate ako. Immediately doon sa canine natin, nagpanel po yung canine at doon nagkaroon ng parang indicators na mayroong laman na illegal drugs doon sa sasakyan. Ayon naman sa driver ng SUV na tumangging magpakilala, binayaran lang siya para imaneho ang sasakyan ng kanyang tiyuhin. Kulong na ang 3 sakay ng SUV at nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Umabot na sa 300 pesos kada kilo ang farm gate price ng siling labuyo sa Ilocos Norte. Tumaas na rin ang bentahan sa iba pang bahagi ng Hilagang Luzon. Narito ang report. Masaya si Rosemary dahil hindi nasira ang kanyang tanim na sili sa nagdaang pag-ulan. Bonus pa nito dahil sa ngayon, pumapalo na ang presyo ng sili sa 300 hanggang 350 pesos kada kilo dahil sa kakulangan ng supply. Dati, 15 hanggang 25 pesos lang ang kilo ng sili. Pagasatan kami dito yung amulat, hananabagyo ma'am. Pero ang magsasakang si Reynaldo, nasira lahat ang kanyang itinanim na sili, kaya nag-bell pepper na lang muna siya. Mahal daw kasi ang binhi ng siling labuyo. Basit ma'am, ti supply na talaga ti labuyo ma'am. Kasi?
Na-perde. Awal nila ako, ma'am, nalayos na rog. Sa ilang palengke sa Ilocos Norte, wala nang ibinebentang siling labuyo. Yung kuan, yung ulan, nabagyo, kaya nabaha, nasira yung mga tanim. Kaya ngayon, wala nang supply. Posible umano na ibinyahe at ibinenta sa ibang lugar ang karamihan sa mga siling labuyo sa Ilocos Norte dahil sa mataas na bentahan. Ayon naman sa municipal agriculturist, dahil mahal ang bentahan ng siling labuyo, dumidiretso ang mga traders sa mga magsasaka. Kasi nagdidiretso na sila sa ano sa growers, kaya pinapakyaw na nila yung mga produksyon nila. Kerte yung mga nagtanim, gold ang presyo. Sa bayan ng Badok, kaunti umano ang nagtanim dahil mahal ang binhi na umabot sa 3,000 piso para sa isang ektarya. Sa Baguio City Public Market, tumaas na din ang presyo. 50 pesos ang itinaas ng bell pepper mula sa Ilocos. Hindi rin ligtas ang mga labuyo mula Madela Quirino. Mula sa 320 pesos dalawang linggo na ang nakaraan, umabot na ngayon sa 450 pesos ang Taiwan Sili. Ang native naman na dating 400 pesos kada kilo, 600 pesos na. Kung namamahalan sa sili, inirerekomenda ng mga tindera ang chili powder na nabibili ng 5 hanggang 10 kilo kada pakete. Sa Dagupan City, kapos din ang supply ng siling labuyo. Tuloy, abot sa 800 pesos ang kada kilo ng imported na galing Taiwan. 700 pesos ang per kilo ng native siling labuyo. Makakabili ng tingi ng 10 pesos kada 3 hanggang 4 na piraso at 160 pesos ang siling panigan. Samantala, lalong sumikip ang traffic sa Baguio nitong weekend dahil sa dami ng bisita. Nagdulot naman ang pagbigat ng traffic sa bahagi ng Naguilian Road ang tumagilid na cement mixer truck. Nagpapatrol, Micaela Ilaw. Baguio ang napili na puntahan ng pamilya Valentino ngayong holiday season para sa kanilang reunion. Galing kasi kami ng Bahamas, so beach, so gusto namin medyo malamig naman. Tapos Christmas, so parang okay pagka Christmas sa Baguio. Dagsa ang bisita sa lungsod nitong weekend. Ang mga terminal ng bus, punuan din. Halos dumoble, kumbaga sa kumpara ng mga nakarang araw na ordinaryo lang. Siyempre, nakaredy kami dyan every 10 minutes. 5 to 10 minutes, may umalis kami bus pabalik ng Maynila. Ayon sa Baguio City Tourism Office, inasahan na nila ito lalo pat binuksan na ang season Pangasinan Rosario La Union section ng T-Plex kaya mas mabilis ang biyahe papuntang Baguio. Bukas din ang paakyat na lane ng Kenon Road hanggang January 6. Isasara lang ito kapag umulan. Maayos naman ang daloy ng traffic sa T-Plex at Kenon Road. Pero pagdating sa sentro ng Baguio at kalsada sa ilang mga pasyalan sa lungsod, masikip ang traffic. At saka mga pay parking natin puno. So ang ginagawa natin ngayon, actually yung mga may mga traffic scheme tayong gagawin, pero naglalagay lang muna kami ng mga cones, mga barrier, wala pa yung mga pavement markings. Naglagay ng barrier o lane separator ang traffic management branch sa mga pangunahing kalsada tulad sa Naguilian Road. Nagawa tayo ng lane separator para hindi mag-congest yung mga lanes natin na kung papunta ka ng Trinidad, dapat dito sila sa kanan. Kung papunta ka ng Lourdes, Irisan, doon ka sa gitnang lane. Kung pupunta ka na Yandok, pabalik ng Bornham, doon ka sa left lane. So para may kanya-kanya silang lane. Bandang alas 10 naman na umaga kahapon, nagsanhi ng mabigat na daloy ng trapiko sa Irisan ang tumagilid na 10-wheeler truck. Bakaya, sasalubong tatay, limisya, ayun na. Ang alumisi, di kwakat na i... Di ba, makita mo dyan ay galos ay jay ko ay, hindi nalapos ko ay jay nga remampa di jay dati mixer. Unfortunately, there's an accident, so there's nothing we can do. We just have to be patient and go with the flow. Alternate natin yun sa papuntang papasok sa Pisay Road, no, lalabas doon sa, dito sa Agro. Kaya yun, nag-continuous yung daloy pa rin ng trapiko. Naayos naman ito bandang tanghali at nakadaan na rin ang mga sasakyan na galing at papunta ng La Union. Ayon sa otoridad, hindi pwedeng pigilan ang pagdami ng bisita sa Baguio lalo pat maraming nahuhumaling na bumisita dito. Kaya naman isa sa mga nakikitang solusyon sa problema sa trapiko ay pagkakaroon na lang ng parking building.
May mga nakikita ng lugar kung saan ito pwedeng itayo tulad sa Old Library sa Burnham Park, pero patuloy pa rin ang pag-aaral para dito. Micaela Ilaw, ABS-CBN News. Sa Dagupan City, dumagsa sa bus terminal ang mga uuwi para hubabon na magpasko sa kani-kanilang probinsya. Tiniyak naman ang bus company na hindi sila mag-o-overloading. Nagpapatrol, Joanna Takason. Maagang nagpunta sa bus terminal si Aling Marilyn matapos daw maubusan ng masasakyan kahapon. Tinapos muna raw niya ang trabaho bago bumiyahe ngayong araw pauwi ng Nueva Ecija. Doon, dumating ako alas 4, hinintay ko hanggang 6:30, yung pala pagdaan puno na. Nakipagsiksika naman sa mga biyahero ang pamilya ni Mang Gerald na uuwi ng Isabela. Kaupo lang ng maayos, kasi may bata po. Ayon sa pamunuan ng bus terminal, Sabado pa nagsimulang dumagsa ang mga pasahero, pero inaasahang may hahabol pa mamayang gabi, lalo't may trabaho pa ang ilan. Kaya nagdagdag sila ng biyahe na pupunta sa Isabela, Tuguegarao, Zambales, Baguio at Nueva Vizcaya. Iniiwasan din nilang overloading at standing para iwas diskrasya. Sitting capacity ng ating bus, yun lang ang sinasakay natin dito. Maluwag naman ang daloy ng sasakyan sa Tarlac Pangasinan La Union Expressway papuntang norte, lalo't bukas na ang Binalonan, Puzurubyo at Season Exits. Nagpaalala naman ang pamunuan sa mga biyahero na suriing mabuti ang makina ng sasakyan at ihanda ang sarili sa mahaba-habang biyahe para makaiwas sa aberya o disgrasya sa daan. Inaasahan ulit ang dagsa ng mga biyahero paluwas ng Maynila sa January 1. Juana Takason, ABS-CBN News. Umaangal naman ang mga shed owners sa Patar Beach dahil apektado na raw ang kanilang negosyo matapos na sumadsad ang isang barko sa baybayin ng Bolinao, Pangasinan. Nagpapatrol, Noriel Padjernos. Mula Laguna na masyal sa Patar Beach, sa Bolinao, Pangasinan, si Genesis kasama ang pamilya na mangha siya sa pristine white sand beach at linis ng lugar. Napakaganda, maputi yung beach. Yun nga lang, photobomber ang sumadsad na tanker na 2 linggo na sa baybayin. Ayun nga lang, parang nagpapangit sa view. Kaya lahat ng picture namin doon nakapaling. Ito rin ang reklamo ng mga shed owner. Pangamba raw ng ilan tumapo ng langis mula sa makina nito. Kahit panauna ng sinabi ng lokal na gobyerno na ligtas sa oil spill ang baybayin na itinuturing na marine protected area dahil sa mga coral reef. Nangihinayang sila lalo't peak season daw ngayon. Pinangangamba ng customer namin dito kung minsan yung oil spill niya. Kaya yung mga ibang customer namin nagbaback out. Sakay pa rin ito ang higit 20 tripulante habang hinihintay pa ang isa pang barko para mailipat ang lamang kemikal na parasilin, raw material sa paggawa ng plastic products at polyester fiber. Bago tuloy ang mahila ang barko, papunta ng La Union para ma-check ang makina nito. Hirap sila dahil maalon pa rin sa dagat. Muli naman daw nagpulong ang kinatawan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para masolusyonan ang negatibong epekto nito sa turismo. Noriel Padiernos, ABS-CBN News. Dagsaan na rin ang mga bakasyonista sa mga beach resort sa Ilocos Norte. Tiniyak ng mga otoridad ang kanilang kaligtasan. Nagpapatrol, Grace Alba. Malasamay na ang sitwasyon sa mga beach resort sa Pagudpud, Ilocos Norte, lugar na tinaguri ang Boracay of the North. Sunod-sunod na ang mga bisita para makapag-banding ngayong holiday season. Ang pamilya Casiano mula Pangasinan, inagahan na ang pagpunta sa beach para sa simpleng Christmas party, kasama ang mga kaanak sa Ilocos Norte. Kaya namin inagahan dahil para may iba pa kaming kabanding sa ibang araw, ganun. Ang pamilya Lagundino naman, bago pa magpasko, nakagawian na ang maagang family gathering nila sa beach. At saka grounded na kasi bukas. Si Tatay Hildo naman, sinusulit na ang bakasyon sa Pilipinas ngayong Pasko. 11 taon kasi siyang hindi nakauwi sa Pilipinas. Galing ito ng Hawaii. Iba pa rin ang Pasko din sa Pilipinas kasi kumbaga sa simoy ng hangin, mas malamig pa rin dito, mas happy. Tinitiyak naman ang kaligtasan ng lahat. May mga umiikot na lifeguard at naka-standby na floaters sa mga beach resort. Fully booked na rin ang mga homestay sa Pagudpud. Kaya si Reslyn, araw-araw, abala sa pag-aayos ng mga kwarto para sa mga inaasahang mga nagpareserba. Sa
as early as November pa, marami nang nagpapabook kasi yung mga turista, alam naman nila yung schedule, yung calendar of activities na right after klase ng mga bata, meron na yan. Sa mga social halls sa mga homestay areas na may video okay pa, nagki-Christmas party rin daw ang mga bisita. Asahan daw ang dami ng mga bakasyonista hanggang sa unang araw ng Enero. Grace Alba, ABS-CBN News. Susunod, 6 patay sa magkakahiwalay na aksidente sa Cagayan Valley. At sasakyan, nagliyab sa gasolinahan sa Bangi, Ilocos Norte. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol North Luzon. Halos mawasak ang tricycle na ito matapos salpukin ng pickup sa National Highway ng Barangay District 2 sa Cagayan City, Isabela noong Sabado ng madaling araw. Ayon sa pulis, binabaybay ng dalawang sasakyan ang magkabilang linya ng kalsada nang lumiko sa kaliwa ang motorsiklo, dahilan para mabangga ito ng pickup. Naidala sa ospital ang driver ng tricycle na si Jeffrey Lapay pero binawian din ng buhay. Nasawi rin ang 16 anyos na si John Errol Ramos matapos mabangga ng SUV ang minamaneho niyang motorsiklo sa National Highway ng Barangay Talungan sa bayan ng Reyna Mercedes. Sa investigasyon, umaga umano ang motorsiklo sa linya ng SUV kaya nangyari ang aksidente. Sa bayan ng San Mateo, bangkay na ng matagpuan sa sapa ng Barangay Villa Gamyao si Joseph Romero, 26 anyos na trabahador sa isang meat shop. Tsorya ng pulis, nahulog sa tulay ang motorsiklo ng biktima. Wala umanong nakakita sa pangyayari kaya dalawang araw pa ang nakalipas bago nadiskubre ang bangkay matapos itong lumutang. Tatlo pang aksidente ang naitala sa Isabela nitong nagdaang Linggo, kung saan kabilang sa mga namatay ay isang taong gulang na babae na biglang tumawid umano sa kalsada kaya nabundol ng kotse. Sa Solano Nueva Vizcaya, tumatawid sa National Highway ng Barangay Quezon ang isang lalaki nang mabundol ng puting van. Patay ang biktima na tanging pagkakakilanlan ay hugis luha na tattoo sa kanyang kaliwang mata. Mayroon din tattoo na itsurang dahon sa kanan niyang kamay. Haris Julio, ABS-CBN News. Nakuna ng video ang pagliyab ng isang van na magpapagasolina sana sa Bangi, Ilocos Norte. Ang dahilan, alamin sa pagpapatrol ni Grace Alba. Nabulabog ang mga residente malapit sa isang gasolinahan sa Barangay Lanao, Bangi, Ilocos Norte kahapon. May nasusunog kasi na isang van sa mismong gasolinahan. Lalo pang lumaki ang apoy ng madamay na nasunog ang isang pump. Ligtas naman ang may-ari at driver ng van na si Marlon Torado. Kwento ni Torado, unang umusok ang harapang bahagi ng sasakyan na unang napansin ng isang gasoline boy. Nakita ko yung reaction ng mga gasoline boy na tinuturo yung harapan ko. Kinatay ko yung makina, bumaba po ako. Nakita kong may umuusok po. Galing daw si Torado sa road test. Kabibili lang niya kahapon ang nasunog niyang sasakyan na isang segunda mano. Ayun, nagtulong-tulong po kami na apulayin po yung apoy. Hindi po namin kinaya. Gumamit din sila ng fire extinguisher. Umabot ng higit 20 minuto bago makontrol ang apoy. Sa paunang investigasyon ng BFP, posibleng electrical problem ang sanhin ng pagkasunog nito. Muslim, ma'am, under investigation pa kasi yung ano, ma'am, yung kwan. Muslim mga sasakyan kasi mga nasusunog. Ang mga kurs nila, kakaramihan yung mga wirings, gano'n. Kasi kalumahan na mga grounded, gano'n, ma'am. Pag-uusapan pa ng may-ari ng gasolinahan at driver ng nasunog na van, ang Danios. Paalala ng BFP, bago ang biyahe, tiyaking nakakondisyon ang sasakyan, i-check ang blow baguettes. Bukod dito, mainam din daw na dapat may dalang fire extinguisher sa sasakyan. Grace Alba, ABS-CBN News. Hinarilang Barangay Tanod sa Jones, Isabela na nakikipag-ayos sa kapatid habang sa Lawag City, sa pool sa CCTV camera, ang pumaril sa isang pintor. Nagpapatrol, Darlene Gemino. Imbes na magdiwang ngayong Pasko, nagluluksa ang pamilya samot sa Jones, Isabela sa pagkamatay ng padre de pamilya na si Damian, 51 anyos, na Barangay Tanod. Ang masaklap, nakababata nitong kapatid ang bumaril na si Ferdy Samot. Magkapit-bahay lang ang magkapatid at nangyari ang insidente sa bahay ng sospek.
Ang dami ko pong plano na sana sa 24, bibili pa ako ng handa namin para sa aming lahat. Gusto ko, chinat ko yung kapatid ko na kung pwede, magkaharap kaming lahat-lahat dito sana sa bahay, ma'am. Banding pa, yes ma'am. Eh hindi ko naman po akalain na magiging ganito po yung dadatnan ko. Matagal na umunong may personal na alitan ng magkapatid. Kaya ngayong Pasko, minabuting makipag-ayos ng biktima pero iba ang iginanti sa kanya. Matagal na po, yung buong family po yung binabanta. Pati po yung kapatid niya, pinagbabantaan niya. Sa kwan namin, hindi siya nagsisisi kasi parang pinaghandaan na niya. Yung, kasi sabi niya, bumili na siya ng baril niya. Sa Tuguegarao City, Cagayan, masusing iniimbestigahan ang pamamaril kay Cesar Domingo, 62 anyos at retiradong pulis. Pauwi na ang biktima sakay ng kanyang kotse nang siya ay pagbabarilin ng riding in tandem criminals. Sa San Pablo, Isabela, tinutugis ng mga pulis ang magsasaka na si Florenzo Tipang. Siya ang itinuturong na maril sa kapwa magsasaka at kabarangay na si Wensley Eugenio. Saksi sa insidente ang mag-ina ng biktima na kasama niya noon na naglalakad pauwi ng bahay. Sa Lawag City, sa pool sa CCTV camera ang pamamaril sa pintor na si Arwin Domingo, 35 anyos, sa Barangay 3, Lawag City, Sabado ng hapon. Nakaupo sa gilid ng kalsada ang biktima kasama ang kapatid nang biglang dumaan ang gunman na nakaangkas sa motorsiklo at pinagbabaril ng 6 na beses. Nagtamo ang biktima ng tama sa dibdib, tagiliran at daplis sa ulo. Patuloy na inoobserbahan ang biktima sa ospital. Yung mga activities ng biktima natin, yun doon yung nakafocus muna yung investigation natin kasi ang lumalabas parang may nakagitan din siya in the past. Sa Lawag City pa rin, patuloy na iniimbestigahan kung may foul play sa pagkamatay ng isang lalaki na pinaniniwala ang may problema sa pag-iisip. Under the state of decomposition, matagal na siguro ito, mga possible 2 to 3 days. Natagpuan ang bangkay ng biktima sa abandonadong bahay sa Barangay 9. Wala pang kumikilala sa biktima na may taas na 5'4 at nasa edad na 25 hanggang 30. Darlene Gemino, ABS-CBN News. Na-recover naman ang bangkay ng ginang sa ilog sa San Fabian, Pangasinan na hinihinalang pinatay ng kanyang kamag-anak. May babala rin ang PNP sa mga aksidente ngayong holiday season. Nagpapatrol Noriel Pajernos. Natagpuan ng mangiisda sa ilog sa Barangay Nibaliw, Vidal West, San Fabian, Pangasinan ang labi ng isang ginang na kinilalang si Dolores So, 28 anyos. Ayon sa mga kapitbahay, may nakakita raw na kinakaladkad ang biktima ng pinsan nito papunta sa ilog. May nakakita rin daw ng tumakas ang suspect Sabado ng gabi. Basta, nakasyold, nakapaalang. Takbo ng takbo. Inabol pa ng aso namin. Sa autopsy, namatay sa sakal ang biktima habang may motibo nang tinitingnan ng PNP. May differential konti kasi itong biktima at sinamantala niya ito para pagsamantalahan. Sa San Jacinto, Pangasinan, sugatan ng 53 anyos na tricycle driver matapos mabangga ng bus. Sa investigasyon, bigla raw nag-U-turn sa National Road ang tricycle kaya't hindi na nakaiwas ang paparating na bus. Nauwi sa areglo ang aksidente pero payo sa mga motorista na maging maingat sa daan. Lalo't ayon sa PNP, hindi bababa sa 15 vehicular accident kada araw ang naitatala sa lalawigan. Noriel Padiernos, ABS-CBN News. Mga atleta mula Benguet na nanalo sa SEA Games binigyan ng parangal at insentibo ng pamahalaang panlalawigan. At mga pulis nag-ala Santa Claus sa mga katutubong AITA. Ang detalye ng mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol Luzon. Sa balitang pampalakasan, binigyan ng parangal at insentibo ng pamahalaang panlalawigan ng Benguet ang mga atletang nanalo sa SEA Games. Nagpapatrol, Micaela Ilaw. For men's sambo combat. Bukod sa plake, nakatanggap ng cash ang 12 atleta na nagtagumpay sa iba-ibang laro sa katatapos na Southeast Asian Games. 8,000 pesos ang nakuha ng gold medalists, 5,000 pesos sa silver at 3,000 pesos sa bronze medalists. Base ito sa Ordinance Number 15178 o ang Revised Sports Incentive of the Province of Benguet. Halos lahat sa kanila sa combative sports sumabak. So napakaganda yung performance ng mga athletes natin. We 14 yung nakiparticipate dito sa province ng Benguet. Almost 13 ang may medal. Tuloy-tuloy yung support natin pa rin sa kanila. Lubos ang pasasalamat ng mga atleta, pero hiling nila, madagdagan pa at maayos ang sports facilities sa Benguet.
Maraming salamat po sa kanila dahil since nung sa regionals pa ako nagko-compete, nagbibigay support na po sila. Ang hiling ko, sana tuloy-tuloy ang suporta para sa ating bansa, para sa ating bayan. Sana dagdagan yung facility sa dito. As of now, ang plano sa sports complex is the first priority is to finish yung multipurpose gym para fully furnished at magamit ng lahat, as it is called the multipurpose. And the next phase is pagtatan ng track oval. 100 million pesos ang inilang pondo para sa pagsasaayos ng Benguet Sports Complex. Target itong matapos sa susunod na taon. Dahil plano rin ng pamahalaang panlalawigan na maging host ng Cordillera Administrative Region Athletic Association Meet. Micaela Ilao, ABS-CBN News. Sa Dagupan City, nagsimula ng magtinda ng paputok sa itinalagang Firecracker Zone. Nagpapatrol Joanna Takason. Nakahilera na ang mga pwesto ng paputok sa Firecracker Zone area sa Dagupan City. May nakapaskil na no smoking at no testing. Nakahanda rin ang timba na may lamang tubig at buhangin. Kaya kailangan nandiyan ka palagi. Bantay sarado. May permit mula sa Firearms and Explosive Office ng PNP ang mga tindera. Patunay na dumaan ito sa mahigpit na clearance at inspection. Sa permit, nakasaad ang mga pyrotechnic at firecrackers na dapat lang ibenta at manufacturer kung saan at kanino binili ang mga paputok. Ilan sa mga pwedeng ibentang paputok ang baby rocket, small triangulo, bawang, pulling of strings, paper cups at skyrocket. Maaari ding ibentang ilang pyrotechnic tulad ng sparkles, luces, fountain, Roman candle at iba pang pailaw. Simula ngayong araw hanggang December 31 lamang papayagang magbenta ng paputok sa itinalagang Firecracker Zone ang mga tindera. Lahat ng mga kababayan natin dito sa lungsod ng Dagupan ay makiisa kung pwede ngang hindi gumamit ng mga paputok na yan. Noong nakaraang New Year celebration, higit 100 katao ang nabiktima ng paputok. Habang ngayong taon, 2 na ang nasawi matapos masunog ang illegal na paggawaan ng paputok sa Dagupan City. Juana Takason, ABS-CBN News. Nag-alas Santa Claus naman ang mga pulis dito sa Pampanga matapos silang magbahagi ng maagang pamasko sa mga katutubong AITA at sa ilang matatanda sa Home for the Aged. Narito ang report. May kantahan at sayawan. Tinipo ng mga katutubong AITA sa Bulubunduking Barangay ng Mawakad sa Florida Blanca, Pampanga para sa munting programa na puno ng saya at bigayan. Ito po ay maagang pamasko ng mga PNP. Maraming salamat po sa kanila. Nag-donate na rin po tayo ng isa 300 hollow blocks po para naman po dito sa Sirang CR po. Nagpakain, nagpalaro, nagbigay ng mga regalo at school supplies, pang Noche Buena, pati kumot at walya. Yung grocery tsaka laruan, galing sa pulis natin, ang pinagtulungan. At yung iba, galing sa mga tumulong, yung mga taga Paris, mga Pilipino. Kasi nakita nila yung sa Facebook namin yung unang gawa namin dito. Bukod sa gift giving, may libreng police clearance releasing at medical check-up na may gamot at vitamins pa. Kanina, sa Home for the Aged naman ang sadya para sina lolo at lola mabigyan ng konting saya. Minsan lang naman po ito sa isang Pasko na bilang orphan po kasi mama, maganda rin na ibigay din po natin sa mga lolo at lolo natin yung panahon natin. May kantahan din. Sayawan, bakas sa mukha ng bawat matanda, ang ngiti sa mga labi, pati sa mata, karamihan sa kanila, kinalimutan na ng pamilya. Pero ngayon, kahit papaano, naibsan ang pangungulila. Kahit wala ng regalo, basta may bisita, masaya na kami. Kahit papano naman, napapagaan namin ang aming kalooban kaysa sa naghihintay lang kami ng wala. Sabi nila, gaano man kakapal ang ulap, sa likod nito ay laging may liwanag. Gaya ng Kapaskuhan, sa puso ni Numan, napapawi nito ang lahat ng kalungkutan. Yan po mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Mga ninong at ninang, 2 araw na lang. Merry Christmas na po.